Good afternoon po siyong lahat. Kumusta po kayo ngayon? Nandito naman po ako, no, para magbigay po ng kunting kaalaman, kunting information po sa inyong lahat. So, bago po ako magsimula sa aking topic for today, ang ating pag-usapan ngayon, nice ko muna kayo batiin ng magandang araw, araw po sa inyong lahat. So, good afternoon or good morning, good afternoon or good evening po sa inyong lahat. Iba-iba kasi yung time natin, lalo na po doon sa abroad, sa iba't ibang lugar. Okay? Kumusta po kayo ngayon? Kumusta po kayo sa lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kapag-vloggers ko, okay? Mga yung mga YouTuber, no? Mga kaibigan ko sa Facebook friends. So, lahat ng manood ng mga video ko, yung hindi nag-skip ng mga ads ko, kumusta po kayo ngayon, ano? Kumusta po kayong lahat? Saka, kumusta lahat ng mga kaibigan ko, mga pinsan ko, mga family friend ko, mga relatives. So, lahat po kayo, palagi ko po kayong kinakumusta. So, kumusta po kayo ngayon? Okay? So, ngayon ay April 7 po ngayon, 2021. So, ngayon guys, ang pag-usapan naman po natin ngayon ay tungkol ito sa paglalagay ng fertilizer dito sa tanim kong eggplant. So, update ko rin po kayo ngayon sa tanim kong eggplant kung gaano na pa siya kalaki ngayon. Okay, so bago po ako magpatuloy sa pag-usapan po natin ngayon. So, kayo na, no? Ngayon pala, dumating na pala yung ano, yung bakuna, no? Yung COVID-19 vaccine. May dumating dito sa lugar namin. Lumapag kayo na doon sa Tacloban City Airport. Kanina doon po ako. Doon lumapag. Sinundo sila ng mga taga-DOH, mga government, no? Nag-vlog ako kanina doon, kaya lang hindi ako nakapag-vlog ng buti kasi duty pa ako, nahiya ako, isabay ko yung pag-vlog ko sa trabaho ko, baka magalitan ako sa supervisor, so mapapahiya lang ako. Pero nakapag-vlog naman po ako ng konti lang sa dulo na ako nagsalita. Okay, so shout out po sa yung lahat. Shout out po sa yung lahat ng mga kaibigan ko talaga. Kumusta po ko ngayon? Sa mga ka-team ko, so sa mga team Ilocano ng Inday, PCK KM family, kumusta po kayo? Kay ma'am, Ilocano ng Inday, kumusta po? Kay ma'am Rosalie Galarion, kumusta po kayo? Kay Sir Amelbs Kawara Official, kumusta po kayo? Sir Ninja Traveler, kumusta po? So lahat ng nandun pala kay Sir Ninja Traveler, kumusta po kayo? Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil marami po kayo. Madali pa ako dito dahil hapon na, alas 5 na ng hapon ngayon. Okay, so patuloy po dito sa aming topic po natin ngayon. Bago po ako magpatuloy sa paglagay ng fertilizer, ipakita ko muna sa inyo sandali lang yung aking tanim na eggplant or talong para ma-update lang po kayo. So, alam niyo po, tinanim ko po ito. March 9 ko po ito itinanim. So ngayon ay April 7 na po ngayon. So, ilang days na lang, 2 days na lang para mag-2 months siya. So, ito na po yung resulta niya. Ito na po yung resulta niya. Ito po yung resulta niya. Saka ito. Medyo maganda naman po yung tubo niya. Okay? Ito po. Ano po ito siya ngayon? Bali, 28 days na po ito ngayon. So, kaya lang po, hindi pa ako nakapaglagay dito ng fertilizer every day, every week. Kasi every week kasi yung application natin dito pagdating sa fertilizer application. Hindi lang pa ako nakapaglagay dahil na-busy ako. So, ngayon, ang sukat po ng fertilizer na ilagay natin ay halos tubig. Bali, ito na po ay pangatlong bisis. So, nagsimula ako sa first application, second, at ngayon ay pangatlo. Yung first application ko dito rin nagay ko, yung nagtema ko March 9. So after 1 week, naglagay pa ako ng fertilizer. First application ko dito, urea, kalahati ng lata. So isang kalahati ng urea, ito po yung lata, sa kalahati lang dito, kalahati dito, tapos isang baling doping. So sa pangalawang application ko, second week, isang lata na po niya urea, isang baling tubig, ganun din. So ngayon, pangatlo na po yung paglagay natin dito sa time natin na eggplant.
Ang sukat na po ngayon ay isang lata na urea at kalahati at saka kalahati na complete. Okay, panoorin niyo po ako. Ito po yung urea natin, oh. Ito po ay 4600 po ito. Ito po yung isang lata. Ihalo natin sa isang baling tubig. Ito po. Bali, isang lata na po at kalahati or 225 grams na po yung lagay natin. Isang lata is 150 grams plus half lata is 75 grams. So, 225 grams na po yung sukat na ilagay natin dito sa tubig. Bali, sa baldi. Bali, yung tubig, yung sukat niya, ganun pa rin yung sukat niya. Bali, 16 liters of water or 4 na galon na tubig. So, ihalo po natin dito. So, after nito, haluan po natin ng complete. So, ang triple 14. Ito po, bali, isang half 75 grams lang muna or kalahati ng lata ng sardinas. Ito lang gamitin natin, no? Ito kasi ang panukat. Ito po ay madali to. Itong gamitin natin sa pagsukat para madali. So ihalo po natin dito. Ganun din sa isang balde tubig, okay? Tapos after po natin to ihalo, tunawin po natin ng mabuti kasi yung complete is matagal po 'yan matunaw. Dapat kung apply tayo ng fertilizer ng pataba sa time natin, kung gumamit na po tayo ng complete, mas maganda 2 hours, 3 hours before para tunaw-tunaw talaga yung fertilizer, lalo na po yung complete bago po natin i-apply doon sa mga tanim natin. Okay, patuloy po tayo nito sa paglalagay ng fertilizer. So, ito na po yung isang balde po ito. Natunaw po ito, kaya na ko po ito, hinanda ko na ito kanina, saka nilagyan ko po ito ng, nilagyan ko na po ito ng fertilizer, ng pataba or ng abono, ng ganun din yung sukat, isang lata na urea at kalahati na urea, isang lata at kalahati at saka kalahati na complete. So dahil ito na ito na po, i-apply na po natin dito sa tanim natin na eggplant, okay? So ganun pa rin po yung pag-apply natin, bawat isang puno, isang lata din na sardinas yung ilagay natin, okay? 1 can per hill dito sa solution lang tawag dito kasi may inilagay na po natin siya na abono, okay? So patuloy po tayo dito. Ito po guys yung pangalawa. Dandahan lang po tayo dito. Dapat pag maglakay tayo, ganun pa rin. Tapos sa tabi na lang po ng time natin, huwag natin naabusan yung katawan o yung dahon ng tanim natin, baka mamatay. Okay? Ito na po yung pangatlo, no? Ayun lang po guys yung ipinakita ko sa inyo. Ipinakita ko lang po sa inyo yung sukat ng fertilizer at saka ng tubig, kung ilan ang sukat para sa paglagay natin ng fertilizer sa tanim natin na eggplant. So ang sukat lang po yung nag-iba. Every week po nag-iba yung sukat ng pataba na ilagay natin at saka tubig is pareho lang, no? Sukat ang pataba lang yung nag-iba. So kung paano mag-abono sa tanim ko dito sa bell pepper, ganun din dito ang paglagay ko ng pataba dito sa talong na tanim ko, okay? So pero may magkaiba lang sa konti, pero parang papares lang, okay? So yun lang guys yung pinita ko sa inyo. Importante nakita nyo po yung talong ko, ina-update ko na po kayo ngayon sa talim kong talong kung ano po siya, kung ano po siya kalaki. So maganda naman po yung tubo ng talong natin, nakakatuwa talaga. Dahil ang bilis lang talaga ng panahon. Ang bilis lang talaga umiikot yung mundo, yung panahon. Ilang days lang, hindi ko na namalayan na yung tanim mo talong is malaki na pala. Mataba siya, malapad yung dahon niya. Ito, malapad yung dahon niya. Oh. Malapad yung dahon niya. Ito. Medyo dun. Ito, tingnan nyo. Maganda talaga yung tubo. Medyo malapad na yung dahon niya. Tingnan niyo po.
Mabuti lang, kahapon umulan daw dito ng malakas. Nakatulong sa pagdilig ng tanim natin. Kailangan talaga diligan po natin ang tanim natin. Lalo na po kung mainit yung panahon, dahil kung hindi natin diligan, kung pabayaan lang natin, kung tamarin tayo, eh talagang may parang mamatay po yan. Dahil kailangan lang talaga ng tubig, ng pagkain yung tanim, katulad din sa tao. Pag tayo hindi kumakain, hindi uminom ng tubig, parang mamatay din tayo, no? Parang lang tayo sa tanim, may buhay. Okay? So, yun lang po yung pinakita ko sa inyo. At saka, i-update ko po kayo dito palagi para malaman nyo talaga kung paano ako magtanim. Okay? So, bago ko po tapusin yung video ko, short video lang po ito ngayon dahil magmamadala kami dahil hapon na. Shout out lang sa lahat ng nanood ng mga video ko, sa lahat ng pumunta sa channel ko, nag-like and share, nag-subscribe sa akin. Thanks so much talaga sa lahat, hindi ko po kayo makalimutan. Okay? Palagi ko pong sinasabi na palagi nga ako po kayo mag-ingat, at saka palagi din po kayo magdasal sa mahal natin Panginoon. Saka kung saan ako ngayon, kung ano mang ginagawa nyo, palagi po kayong mag-ingat. Okay? So, abangan nyo po guys yung iba ko pang mga video. Marami pa akong video na gagawin, ipapakita sa inyo. Tungkol po dito sa pagtatanim ng iba't ibang gulay, no? Kung paano tayo magtanim ng gulay, kung paano tayo maglagay ng fertilizer, paano tayo mag-harvest hanggang sa pag-market. Yun lang po ang share ko sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless us all. Bawa po sa lahat. And thank you po for watching.